Bagong bala ang mga petitioners na kumokontra sa kandidatura ni Bongbong Marcos sa pagkapangulo. Nakakuha kasi sila ng certification mula sa korte na nagsasabing hindi pa nababayaran ni Marcos ang multang itinataw sa kanya dahil sa hindi paghahain ng income tax return. Ang COMELEC naman sisimula na rin silipin ang petisyon mula sa isang paksyon ng Partido Federal ng Pilipinas laban mismo kay Marcos Jr. Nasa frontline ng balitang yan si Greg Gregorio. Posibleng maging independent candidate si Partido Federal ng Pilipinas presidential aspirant Bongbong Marcos. Yan ay kung papabura ng COMELEC ang petisyong inihain ng nagpakilalang chairman ng partido na si Abubakar Mangelen. Ito ay para huwag kilalanin ng Certificate of Nomination and Acceptance ni Marcos Jr. lalo't hindi niya ito otorisado at hindi siya ang nakapirma sa CONA. Magkakaroon tayo ng summons, magkakaroon ng opportunity to answer and then preliminary conference, etc. Pero wala pang nangyayari sa ngayon. Gate pa ni Mangelen, hindi miyembro ng partido si Bongbong. Yan ay kahit noong October 5 ay nanumpa siya bilang chairman ng partido. Dito rin niya formal na inanunso ang kanyang presidential bid sa ilalim ng PFP. The partido, which is not part of this sagutan between them, says, ay hindi na namin tao yan si Mangelen. It's irrelevant to this case. Because what will be used to decide on this case are the pleadings. Ang regional chairpersons ng PFP tinawag na black propaganda ang petisyon ni Mangelen. Lalo't alam daw nilang hindi matatalo si Marcos sa eleksyon. Sakaling pabura ng COMELEC ang petisyong i-dismiss ang kona ni Bongbong, pwede pang magposte ng substitute ang partido hanggang sa araw ng eleksyon. Pero dapat ay kaapelido pa rin ni Marcos ang papalit, alinsunod sa Omnibus Election Code. Handa naman ng kampo ni Marcos Jr. na sagutin ang petisyon ni Mangelen. There was no hostile, no one was ousted or there was no hostile takeover of the party. I do not know where the guy is coming from, but when you look at the allegations contained in the petition, it's all the same. Ultimately, he ended up with the moral turpitude thing again. Ngayong araw, isang bagong hamon ang lumutang laban kay Marcos Jr. Nakakuha kasi ng certification mula sa Quezon City Regional Trial Court Branch 105 si Attorney Ted Te, ang legal counsel ng mga naunang petitioner laban sa kandidatura ni BBM. Base sa certification, hindi raw nagbayad at nag-comply si Marcos sa desisyon ng korte noong 1995, pati na rin sa Court of Appeals noong 1997 kaugnay ng kanyang tax offense. Ang huling hatol ng Court of Appeals kay Marcos noong 1997 ay multang 2,000 pesos per count of non-filing of ITR mula 1982 hanggang 1984 at 30,000 pesos plus interest para sa non-filing ng ITR noong 1985. Gagamitin daw nila ang impormasyong ito para sa gumugulong na imbestigasyon ng COMELEC sa kanilang petisyon. Pero iba ang sinasabi ng tagapagsalita ni Marcos. We have complied and we are very confident with our answer as submitted before the Commission on Election. Now, if they have other issue or matter that they would like the COMELEC to take up, then it is within their legal right to do so. But we have complied. Nagbabalita mula sa Frontline, Greg Gregorio, News 5.